Noche Buena packages at iba pang tulong ang ipinamahagi ni Senator Amy Marcos sa mga mahihirap na residente sa Batangas at Quezon Province. Kumuha tayo ng ulat, mag-uulat. Si live si Alan Francisco. Alan? Mela, ngayong araw nga ay dyan sa probinsya ng Quezon at dito rin sa province of Batangas na mahagi ng tulong si Senadora Amy Marcos. Batid kasi Mela ng Senadora na nagtataasan yung presyo ng mga bilihin, kaya naman kahit paano ay kailangan pa rin aniya matuloy yung selebrasyon ng Pasko. Kaya naman na mahagi siya ngayong araw ng pang Noche Buena package. Mga individual in crisis situation o yung mga pinakamahirap ang benepisyaryo ng programa. Halimbawa rito sa Lipa City sa Batangas, Mela, yung mga nainirahan sa gilid ng rilis ng tren ang binigyan ng ayuda. Bukod sa Noche Buena package, may mga tanggap din silang mga gulay at iba pang tulong. Nagpasalamat din si Senador Amy sa mga residente rito sa pagsuporta kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at kay Vice President Sara Duterte. Samantala, Mela, sa ambush interview, sinabi ni Senator Amy Marcos na dapat may transparency para may accountability o panagutan sa isinusulong sa Kamara na Maharlika Investment Funds. Muling binigyang diin ng Senadora na maganda naman ang pakay ng panukala na ilikom ang lahat ng pera ng pamahalaan para maayos ang pamalakad. Una na niyang sinabi na dapat kahit sovereign fund ang tawag, sa Pilipinas lang dapat ang lahat ng investment. Dapat din kilalanin ang iba't ibang tenure at programa ng mga pondo. Halimbawa, kung land bank ang priority dapat ay pag-asaka at ang land reform. At kung siya niyang tatanungin, huwag nang isama ang SSS at USIS dahil ibang usapan aniya ang retirement funds. Dapat aniya ay zero risk sa SSS at GSIS. Mela, balik lang ako sa distribusyon ng ayuda. Ginabi na, gaya na nakikita nyo sa aking likuran, yung pamahagi ng tulong. Nakausap ko yung ilang residente dyan. Ang sabi nila, nagpapasalamat sila sa tulong na yan ni Senadora Amy Marcos dahil kahit paano nga ay meron silang panghanda sa nalalapit na pagdiriwang ng Pasko. At live mula rito sa Lipa City, Batangas, Mela. Maraming salamat, Alan Francisco.